this really troubled me. So I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you would walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why. When I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, My son, my precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you. Footprints in the sand. He held me in his hands. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Ito ang Kingdom Voice, inyong mapapakinggan ang tapat na pagpapahayag ng pabalita ng kaharian ng Panginoong Hesukristo bago ang kanyang pagparito. Inyo pong makakasama ang mga kasapi ng Reasons of Faith Ministry. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Muli pong sumasapit sa inyo ang programang Kingdom Voice na sumasampapawid sa tuwing araw po ng Sabado sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi oras sa Pilipinas. Kumusta na po kayo mga kaibigan sa aming mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at ganoon din sa ating mga kababayan abroad. Tayo po ay magpapatuloy ng atin hong Bible study online. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Tayo po ay magkakaroon ng isang napakahalagang paksa muling tatalakayin. May kaugnayan pa rin sa everlasting gospel. At ang sentro ng ating pag-aaral ay ang may kinalaman sa sanctuary. So ito po ang paksa na ating tatalakayin at lililimiin at hihimay-himayin. Kaya po, muli, nag-aanyaya kung samahan niyo po kami at narito ang aking kasama, si Brother Neil. Muli tayong bumabati ng maligayang araw ng Sabado. Maganda gabi, maganda umaga kung saan man kayo datnan ng pabalitang ito. Tayo po muli, nabanggit ni Brother Jay na mag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Tayo'y umihiling na itutok natin yung ating focus sa salita ng ating Panginoon sapagkat maganda po ang pinipren ng inyong mga lingkod sa Sabadong ito. Ayan, maraming salamat at pansamantala hindi ho natin makakasama si Brother Dante sa po ay mayroong gawaing kailangan din pong puntahan. May kinalaman pa rin sa ministry ng Panginoon kaya't kami ni Brother Neil lamang po sa pansamantala ang inyong makakasama sa oras pong ito. Ngunit bago ho tayo magpatuloy, tayo'y magtatagubilin at tayo po ay masamahan ng ating Panginoong Diyos sa ating pag-aaral. Brother Neil. Tayo po'y manalangin, dakila at mapagpalang Diyos. Panginoon, muli kaming nagpapasalamat sa araw ng kapahingahan na pinagkaloob niyo sa amin sa buong maghapon. Muli kaming magpapahayag ng iyong banal na salita. Panginoon, hinihiling namin na pangunahan kami. Sumaamin ang iyong banal na espiritu, bigyan kami ng katalinuhan, karunungan na nagmumula dyan sa inyo sa kitaas-taasan. Ganyan, dinadalangin namin ang aming mga tagapakinig. Maging kabahagi sila ng inyong gawain, Panginoon, at ma-share nila ito sa kanilang mga mahal sa buhay, mag-anak, at mga tao na apalikid sa kanila. Pag makilala pa nila, Panginoon, kung sino kayo ang aming Panginoon na lumalang ng langit at lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang aming tinatanggap at patawad sa aming mga pagkukulang pagkakasala.
Ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Dadako na po tayo, mga kaibigan. Ang atin hong pag-aaral ay ano ang kaugnayan ng sanctuary na ipinatayo ng Panginoong Hesus kay Moses? May kinalaman po dito sa pinag-uusapan nating walang hanggang ebanghelyo. Nung nakaraan po ay pinag-aralan natin ang may kinalaman sa tunay na kalagayan ng taong namatay. At atin pong napag-aralan, iyon din namang aral ng kaaway na sumasalungat doon sa tunay na kalagayan ng patay, sapagkat ang kaaway ay nagpapahayag na ang tao ay mayroong tinatawag na immortality of the soul. Pero sa Biblia, wala hong immortality of the soul. Ang immortal lamang ay ang Diyos. Walang kahit sinong tao ang mayroong immortality. Kapag ka namatay ho siya, ang ayon sa Biblia, wala nang nalalaman, wala nang kakayahan para siya ay sumamba sa Diyos. Okay? So, ano ba ang dahilan kung bakit may kamatayan? Yun nga rin ang dahilan kung bakit ang Diyos ay mayroong pabalita, sapagkat ito ang gusto niya pong bigyan ng kalutasan. Nagsimula po yan, mga kaibigan, nang ang tao ay nagkasala ayon ho sa ating pag-aaral. At dahil dito, sa kasalanan na tinatawag natin na may sinalangsang na kautusan, yung una nating magulang, at ang kabayaran nun ayon sa Biblia rin ay kamatayan. Na po? Sapagkat ang sabi diyan, Brother Neil, sa 6:23 ng Roma. Ito, banggitin natin, napakaganda nito. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Bakit po natin inugnay itong dalawang talatang ito na nabanggit ni Apostol Pablo sa Roma? Una, isa sa is at ganun din sa Kapitulo 3. Dahil nga, sinasabi na lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, so lahat ay mamamatay, Brother Neil. Mm-hmm. Nararanasan ng lahat ng tao. At ang nakakalungkot, yung kamatayan ay hindi natin alam kung kailan dadalawin ang isang tao. Mm-hmm. Kung kailan makukuha yung ating buhay, hindi natin alam yung bukas. Lalo na naman sa kaguluhang nangyayari sa ating mundo ngayon, na nagpapasimula na naman ang mga rumors of war, at hindi lamang rumors of war, sapagkat nangyayari na ngayon. So, alam natin, kamatayan dumarating sa mga tao. So, ano ba ang higit nating katakutan at ano naman yung pag-asa na dapat nating tingnan? Ito ho, ayon sa atin ding pag-aaral, may kinalaman sa kaligtasan na kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang kaloob naman ayon dito sa size 23, kung itutuloy natin, Brother Neil. Ito, basahin natin ng kabuuan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan, yan po yung ebanghelyo, mga kaibigan, no? So, dahil nga mayroong kaloob ang Diyos na buhay na walang hanggan, paano ito maaabot ng tao kung siya ay hiwalay sa Diyos? Alam natin sa ating pag-aaral, may kinalaman nga sa Everlasting Gospel, na hiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ayon sa Isaiah 59 verse 2, ang sabi diyan, kundi pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. So, dahil dito, kung ang source of life ay napahiwalay sa tao, automatic, ang kamatayan ay darating. Tama, naturalmente, ay wala na tayong pinagkukunan ng ating lakas at ang ating buhay mismo sapagkat tayo ay nahiwalay sa kasalanan. Iyan ang ating pahantungan. Mm-hmm. Dahil nasaad niya sa kasulatan ay ang kabayaran ay kamatayan. Okay. So, dahil dito, kung ating titingnan sa kasaysayan, mga kaibigan, nung magkasala ang tao, ay ang Diyos ay kanyang
pinabantayan ang tree of life. Mm. Kasi yun ho ang ibinigay talaga ng Diyos para ang tao ay magkaroon ng patuloy na buhay. Dahil nga sa pagkakasala, yung tree of life ay binantayan ng anghel kasi hindi gusto ng Diyos na ang tao ay mabuhay na walang hanggan sa pagkakasala. Mm. Tama. Disaster yun, Brother Neil. Mm. Na habang ang mga tao ay kanya-kanya naglalaban, ay buhay sila. Mm. Alam niyo mga kaibigan, ang ginawa ng Diyos, si Jesus Christ, siya yung ating mabuting pabalita na patuloy nating ibinabalita. Siya lamang yung ating kaligtasan. Ngunit sa Old Testament time, nung wala pa si Jesus Christ, nung niligtas ang bayang Israel mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto, habang naglalakbay sila sa Promised Land, sa lupang Kanaan, ay pinagawa ng Diyos si Abraham ng sanctuary. Ano ang sabi ng Diyos? Sabi diyan sa Exodus 25:8, "And let them make me a sanctuary that I may dwell among them." Ayan, ang Diyos po ang siyang nag-utos kay Moses na gawan ng sanctuaryo. Sabi ng Diyos, "Make me a sanctuary," upang ang Diyos ay makatahan sa gitna nila. Sapagkat nga, anong sabinasa natin kanina, dahil nga tayo ay nagkasala, Brother Jay, ay hiwalay tayo. Hiwalay. Ngunit ganun pa man, ay mahal tayo ng Panginoon. Kaya inutusan niya si Moses na, "Make me a sanctuary, okay, that I may dwell among you," no, okay, sa atin, o sa kanila, sa bayan ng Diyos. Ayan. So, ito ho mga kaibigan, paanong sa sanctuary makapanahan ang Diyos sa bayan niya? Ano po ba ang significant nitong sanctuary kapag ka pinag-uusapan ay kaligtasan at pagsasauli o restoration ng bayan ng Diyos sa Diyos na napahuwalay? Paano tayo makakaugnay? Eto, babalikan natin yung mga napag-aralan na rin natin nung una kasi sa Bible, Brother Neil, merong sinasabi doon sa Hebreo 9:22 na without shedding of blood, there is no remission for sin. So, kailangan may mabubong dugo. Mm. Yun kasi yung justice doon sa kabayaran o yung penalty ng paglabag ng tao sa kautusan ng Diyos. No? At ang nagbayad niyan, kung ating titingnan sa sinabi rin ni Apostol Pablo, Brother Neil, sa 2 Corinto 5:21, sabi, "Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, kaniyang iniaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwira ng Diyos." So, si Jesus na walang kasalanan, siya yung sinabi roon ay hindi siya nakakakilala ng kasalanan. Pero, inaring may sala, papansinin niyo po yung kasunod na pangungusap, dahil sa atin. So, tayo dapat ang may kasalanan, may kabayaran, ang kabayaran ay kamatayan, tayo yung dapat mapako sa krus na sumisimbolo itong krus na ito, yung itinaas sa puno, yung itinaas sa tree. Ito yung mga sinumpa, yung may mga karumaldumal na kasalanan. Sa Old Testament, iniuutos talaga ito na sila ay, kumbaga, itaas o ihang sa tree, Brother Neil. At ito ang ginawa ni Kristo na sa tree, siya ay itinaas. Mm. Wala naman siyang kasalanan. Tama. So ang sabi doon sa talata, dahil sa atin. Upang tayo naman na marumi sa harapan ng Diyos ay makaugnay sa Diyos. Kasi ang sabi, yung katuwiran ni Kristo, siya yung naging katuwiran ng mga taong gusto manumbalik sa Diyos. Tama ka dyan, Brother Jemar. Kasi nga, sa panahon ng bayan ng Israel, nung time na yon ay meron kasing tinatawag na tipanan, na covenant, ano, Brother Jay, at kada magkakasala ang tao ay mababasa natin sa panahon ni Moses, sa panahon ni Hezekiah, sa panahon ni Daniel, ni Nehemiah, "Yes, Lord, susunod kami." Susunod kami. At sabi dito, mayroong covenant na inutos ng ating Panginoon, no? Yung hayop, kailangan magpatay kayo, hatiin sa dalawa, at mayroong
may dugo na mabubuhos. No. Yun nga, when Israel broke the covenant, God faced painful dilemma. Kasi nga, lagi na lang sumusuway ang bayan ng Diyos. The covenant demand death of transgressor. Kasi nga, ang pagkakasala, ang kabayaran, ay kamatayan. But God loved His people. If God should simply look at the other way or refuse to punish the transgressor, His commanded would never be enforceable. Anong solusyon, Brother Jay? The Son of God, however, offered Himself as a substitute. Mm-hmm. Yan ang binabanggit dyan sa 2 Corinto 5:21. Offered Himself as a substitute dahil nga si Jesus Christ ay nabuhay na walang kasalanan. Yan. Lahat ng panunukso, mga kaibigan, ginawa kay Jesus Christ ni Satan kung paano yung unang Adan sa panunukso ng kaaway nahulog sa kasalanan, kaya ang lahat ng tao ay nakaranas ng kamatayan. Pero sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo, Kanya pong pinanagumpayan ang lahat ng panunukso ng kaaway. Never siya na nag-bow down sa tukso na ginawa po ng kaaway na si Satan. No? Si Jesus po ay walang kasalanan, pero tayo yung may kasalanan, tayo yung dapat na ipako sa krus. Pero sabi sa unang Pedro 2:22, na tayo na makasalanan ang inaring matuwid. No? Si Jesus Christ ay, ang sabi dun, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Ay, bakit siya napako? Dahil sa atin, ayon dyan sa nabasa natin. Okay? Ito yung nabanggit mo, Brother Neil, na substitute. Kasi nga, nung panahon sa pag-aalay nila, nung mga sacrificial type pa, ang inaalay, Brother Jay, ay walang mga dungis, walang bahid. Kailangan perfect, lalong-lalo na yung sa tupa, di ba? Kailangan perfect yung ialay. Representing naman, which is Jesus Christ, na nabanggit mo nga. Perfect. Perfect. Hindi, walang kasalanan. Siya talaga yung perfect sacrifice. Ayan. Kaya nga ho, mga kaibigan, napaka maibigin ang Diyos na ito po yung talagang sinakripisyon niya para sa kanyang nilalang, na makita natin gaano gaba ka-importante tayo, Brother Neil, sa Diyos. Gaano niya kamahal ang kanyang nilalang, na bagaman ito'y napalayo, yung picture na binabanggit mo tungkol sa Israel. Alam niyo yung Israel, paulit-ulit na nagkakasala. Yan po ay picture ng kabuuan ng sangkatauhan, mga kaibigan. Hindi lang po yung Israel eh. Tayo pong lahat. Pero ipinakita doon yung karanasan ng tao na bagaman paulit-ulit na lumalayo sa Diyos, ang Diyos naman paulit-ulit na nagbibigay sa atin ng chance. Opo, mga kaibigan, ganun ho tayo kaibigan ng Diyos. Ngayon, pupuntahan ko po yung sanctuary. Yung seremonyang ginagawa doon sa sanctuary. Brother Neil, makikita natin doon yung tinatawag na dalawang services, yung daily at saka yung yearly services. Ano ito? Ginagawa doon na daily services. Ito yung nabanggit natin na kapag ka nagkakasala, yung isang makasalanan na magsisisi sa kanyang kasalanan ay magdadala ng tupa, and then siya mismo ang magsasaksak doon sa tupa at papatay niya. Pero may mga seremonya po yung mga kaibigan na ginagawa na yung kanyang, kumbaga, ilalagay niya, yung ipapatong niya yung kanyang kamay sa ulo ng tupa o kung kambing, at tapos ay siya ay magkakaroon ng seremonya habang nandoon yung priest, no? Na symbolically, yung kanyang kasalanan ay malilipat doon sa tupa. At kapag ka yung kasalanan ay nalipat sa tupa, lumalabas na yung tupa ang makasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So, papatay ng tupa. Tama. At yung dugo, sasahurin po yun ng priest. At yun namang priest, papasok siya, Brother Neil, doon sa loob ng holy place, doon sa sanctuary. Anyway, yung sanctuary po, mga kaibigan, nahahati po yan sa dalawa. Yung unang bahagi, yung holy place, kung nakikita nyo po dyan sa larawan, tapos mayroon yung tabing or biel. And then, sa kabilang side noon, ay yung tinatawag na most holy place. Yan, kaya nga ang sabi dyan sa 26 verse
33. The veil shall be divided between the holy place and the most holy place. Ayan. So, diyan mga kaibigan, iwiwisik ng priest yung dugo doon sa biyel na nakapagitan sa holy and most holy place. Lumalabas, kung ating titingnan, yung tao na tumanggap kay Kristo, dahil sa kasalanan, hindi siya makadiretso doon sa most holy place. Kung saan nandoon yung mercy seat. Doon yung lukluka ng Diyos, nandoon yung makikita natin may dalawang kirubin. Alam naman natin na ang Diyos ay nasa pagitan ng dalawang kirubin at nandoon sa kanyang luklukan ay yung Ten Commandments. Tama. Standang sa loob ng kumbaga tipan ng kaban ng tipan. Okay, yun po kasi ang pinakagobyerno ng Diyos . Sa bawat government mayroon ng batas at konstitusyon at sa Diyos yung Ten Commandments, yun ang kanyang kautusan ng kanyang gobyerno dito sa earth. Ayan. So, lumalabas ngayon na yung kasalanan ng tao na lumipat doon sa tupa na yung dugo ay inihasik, ay winisik doon sa tabing, yung kasalanan ay nasa tabing. Yan. Yun ay ministeryo na ginagawa daily ng mga priest. Nagnanais na magkumpisal sa kanilang mga kasalanan. At kung ating makikita dyan, Brother Neil, ano-ano ba yung nasa holy place? Yan. Ito, magandang itong pag-aralan natin, yung golden candlestick. Yan. Yun. At altars of incense, table of shewbread, and the ark of the covenant. Yun naman yung sa most holy place. Most holy place. Oh. At so dito seat, sa holy place pa lang, yung golden candlestick, altar of incense, and the table of shewbread. Ayan. Anong significant nitong tatlong kagamitan dito sa holy place? Ayan, kailangan natin ito malaman, mga kapatid, sapagkat ito ay napaka-importante, lalong-lalo na sa isang Kristiyanong mananampalataya. Mm-hmm. Diba, Brother Jay? Doon kasi, ito'y mga symbol. Ano? Mm-hmm. Ito ang sabi ng Diyos kasi sa Awit 77:13, ang iyong daan o Diyos ay nasa iyong sanktuaryo. Mm-hmm. So ito pala yung daan. Ay kung ating titingnan, si Jesus ay nagsabi, I am the way, no, the truth, and the life. And the life. Mm. So, kung si Jesus ang daan at ang sanktuaryo ay isang daan ng Diyos, ang atin pong dadaanan, makikita natin na doon sa loob ng holy place ay sumisimbolo ito, Brother Neil, sa buhay ng pagpapakabanal. Yan. Kasi yung table of showbread ay sumisimbolo ito sa tinapay ng buhay na si Jesus Christ din, na itong tinapay ng buhay, yung programa mo, Brother Neil, na kailangan nating tanggapin araw-araw, ito pong salita ng Panginoon, yung bread of life. Yan po yung bread na sinisimbolo po niyan, mga kaibigan. Si Jesus, ang ating tinapay ng buhay. So, yung kanyang salita na nasa banal na kasulatan, ito ang dapat nating pag-aralan at ipakain sa ating kaluluwa araw-araw. Daily. Daily bread. Kaya dyan ho, nagsimula yung mga prinsipyong yan. Kasi nga mahalaga ho, para hindi manghina ang ating espiritu, ipakani natin ng mga mensahe ng ebanghelyo mula sa salita ng Panginoon. Ano naman ang altar of incense, Brother Neil, ang sinisimbolohan? Yan ay yung prayer life ng isang Kristiyano. So habang tayo ay nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay pwede rin mangusap sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Prayer. Yan ay isang communication at alam niyo po mga kaibigan, kapag alam natin yung gusto ng Diyos tapos ipinagdarasal natin, yung mabuti ang sabi niya na hinihiling ng isang tao na gustong sumunod sa Diyos, nandyan palagi ang kasagutan ng Diyos. And then, kung na-experience na natin yung Diyos sa buhay natin, tayo po ay magiging witness. Yan. Yan naman ang golden candlestick. Yan. Talagang patuloy dapat tayo naglalagablab o maging ilawan, ano, Brother Jay, maging ehemplo. Kasi nga, yung para tayo maging active o maging effective yan, na Kristiyano at mapang-akit tayo. Patuloy yung ating burning, yung ating spirit
spiritual life. Oo, kaya pala ibinigay sa atin ng Diyos yung komisyon na mangaral. Tama. At maging ilaw sa sanglibutan, ang sabi niya sa mga Kristiyano. Kasi tayo po lumalago, kaya nga ito pong procedure na ito sa Holy Place, yung pagpapakabanal. Mm. Hindi ho tayo mababanal lang sa pagsimba lang. Oo. Tayo po, ang sinasabi dyan, mag-aral ng salita ng Panginoon, manalangin, then mag-witness. Bahagi ho yan ang ibinigay ng Diyos na pribilehiyo sa mga taong nagsisilapit sa Kanya. Pero bago ka makapasok sa dyan sa Holy Place, pansinin ninyo, mayroon munang hinihandog, natupa, namatay, at ipinasok dyan yung dugo sa curtain na sumisimbolo na ayan nga, yung kasalanan ay nailagay doon sa sanctuary, inako dyan ng Diyos sa sanctuary yung kasalanan ng isang taong nagkasala. Now, after na matapos ito, doon sa most holy place na banggit natin, Brother Neil, anong nando doon? Yung mercy seat at Ark of the Covenant. Ayun. At syempre, doon sa loob ng Ark of the Covenant ay nando doon yung Ten Commandments. Yun, no, ang gobyerno ng Diyos. Yun po mismo, sa most holy place, mga kaibigan, nando doon yung Shekinah Glory. Anong ibig sabihin? Yung presence of God ay nando doon sa most holy place. Yung pinagawa ni Moses na ng Diyos kay Moses na sanctuary, na gusto niya makapanahan siya sa gitna ng bayan. So habang yung tent ng bayan ng Israel ay nasa paligid, nandyan yung sanctuary kasi nandyan mismo ang presensya ng Diyos. Ayan. So may mga seremonya hong ginagawa, daily ang nabanggit natin. Pero yung most holy place, meron hong seremonya namang ginagawang tinatawag na yearly. Yearly services. No? At dyan naman, once a year pumapasok yung tinatawag na most holy priest. Eh, kung doon sa holy place ay priest lamang, pero dito yung punong pari mismo ang papasok. Once a year. Okay? Doon ang mangyayari dito, mga kaibigan, yung priest, una maghahandog siya para sa kanyang sarili, sa kanyang kasalanan. Maglilinis muna siya bago niya i-represent yung kabuuan ng bayang Israel sa kanilang mga kasalanan. Ito yung tinatawag na cleansing of sanctuary. Ito rin yung tinatawag na Day of Atonement. Na ang dapat bawat, ang sabi sa banal na kasulatan, bawat mamamayan dyan, bayan ng Diyos, ay magsisi sa kanilang mga kasalanan habang ipinamamagitan ng pari yung kanilang kasalanan. At pagkatapos niyang pumatay ng isang kambing, na yung kambing para sa Panginoon, yun yung kanyang iwiwisik na dugo doon mismo sa mercy seat o doon sa kaban ng tipan. Iwiwisik niya po yun symbolically na yung pinagkasalanan ng bayan ay mula doon sa 10 utos. At yung dugo, sabi nga doon, without shedding of blood, there is no remission. So ito ang dugo, ang siyang paglilinis sa kasalanan. Kaya nga ito yung Day of Atonement. Pero sa mga hindi nagsisi, ito naman yung Day of Judgment. Sapagkat ihihiwalay sila sa bayan kapag nasumpungang sila ay nasa pamumuhay ng pagkakasala. And then, yung tabing na kung saan nandoon po yung kasalanan, ng buong taon na iwiniwisikan ng dugo, napakabaho siguro ng Brother Neil, yung dugo ay sa amoy. Within one year, doon iwiniwisik. Anong gagawin? Kaya nga, cleansing of sanctuary, yung tabing na yon for that year, ilalagay doon naman sa isang kambing na para kay Azazel. Ito ay yung ililigaw sa ilang. O yung tinatawag na scapegoat. Scapegoat. Yeah. Para kay Azazel yon. Na ito pag naligaw, ibig sabihin yung kasalanan ng taong nagsisi, ang sabi ni Kristo, I will remember no more. Ayan. So yun ang gusto ng Diyos para tayo makapasok muli at makaugnayan doon sa Ama. Ngayon, lahat hong yun mga kaibigan na isinasagawa sa Old Testament,
ginampanan ni Kristo. Amen. Brother Neil. Yung lahat pa lang yon sa Old Testament, sumisimbolo sa gagawing pagliligtas ni Kristo sa sangkatauhan. Kaya, ang itinuturo noon, mula doon sa isa lang ang daan papasok ng sanktuaryo, there is only one way para sa kaligtasan, mga kaibigan, si Jesu Kristo lamang. Tama dyan. Kasi nga, babalikan natin sa aklat ng Hebreo, lahat doon ay binabanggit yung high priest, yung priest, at yung sacrifice, sakripisyo. Lahat yon ay pointing to Jesus sapagkat siya yung walang dungis na kailangan ialay at siya rin yung high priest. Kasi nga, mayroong pagkakaiba within earthly priest at heavenly high priest, which is Jesus Christ. Kasi nga, yung doon sa earthly sanctuary, ang high priest na pumapasok doon, ay nagkakasala rin. No? At namamatay. Which is, Jesus Christ naman ay eternal and forever. Kaya perfect sacrifice. Kaya perfect na sacrifice talaga si Jesus Christ. At binanggit mo nga, Brother Jay, I am the way, from the truth and the life, Alpha and Omega. Jesus Christ is eternal and forever. Yan. I am the way. Doon sa paghahandog ng kasalanan, siya lang ang pupunta natin. Pero hindi natapos doon, mga kaibigan. Nandoon yung truth before yung life. Yan. Yung iba kasi, pumunta sa way, ang gusto ko agad, life. Yan. Ayaw naman ang truth. Yan. Ayun ho ay paraan kasi ng kaaway para dayain yung sangkatauhan. Pero dito, baka sabihin ng ating mga taga-subaybay, Brother Nili, kwento mo lang yan eh. Oh. Siya ba talaga ang kordero na pinapatay during that Old Testament, simbolo? Magandang katanungan yan. Basahin natin siguro kung yan siya mismo ang kordero na binabanggit dito sa Juan 1:29. Sabi dyan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ayan. So nung dumating si Jesus Christ, ipinakilala ni Juan Bautista na siya yung kordero talaga na nag-aalis ng kasalanan. Uulitin ko mga kaibigan, napahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, ang kabayaran ng kamatayan ay, ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, nandito yung mag-aalis ng kasalanan para maalis ang kamatayan. Di po ba? Sino yon? Ang kordero ng Diyos na sinasabi ni Juan Bautista dito sa 1:29 ay walang iba kundi si Jesus Christ. At yun din ang binabanggit ng Apostol Pablo sa aklat ng Hebreo 9:26. Okay. Ang sabi dyan, He has appeared to put away sin by sacrifice of Himself. Ayan. Hindi lang basta siya yung kordero, kundi siya talaga yung pinaslang na kordero, sacrifice of Himself. Dahil yun sa pagmamahal sa sangkatauhan. Yan ang napakagandang maintindihan ho natin mga kaibigan. Tunay na ang mundong ating kinabubuhayan ngayon ay magulo, uncertain, pero ang gusto ng Diyos na maalaman na yung Creator of Heaven and Earth nagmamahal sa iyo. Yan. Despite na tayo ay makasalanan sapagkat nabanggit niya ni Pablo sa God love us even we are sinners. Yan. While we were yet sinners. We were sinners, yan. Sabi doon sa aklat ng Hebreo din, Brother Neil, no? Napakagandang isipin na si Jesus Christ ay, kumbaga, itinaya niya na yung buhay niya habang tayo makasalanan pa. Kung magsisi ka ba o hindi, sa aklat ng hindi Roma. Na hinintay. Oo. As a Roma. Roma 5:8. Oo. Ayan. Hindi na hinintay. Pakibasa nga, Brother Neil, napakagandang ipahayag natin sa ating maganda makaibigan. Maganda banggitin natin to kasi 5:8 ng Roma. 5:8, ang sabi dito, But God demonstrate His own love. No? God paano niya dinemonstrate? Towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. While we were yet still sinners. Hindi, kung i-breakdown natin to, napaaganda nito, Brother Jay. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi yung magbago ka muna, sa akin mamahalin. Ayan. Hindi ganun ang Panginoon. May ganun kasi kaisipan yung tao. Tama. Magbabago muna ako bago ako lalapit sa Diyos. Ayan. Ngayon, hindi ko pa kaya. Kaya, mga kaibigan, hindi talaga natin kaya kung sa ating sarili. Kaya nga, ito ginawa na ni Jesus yung solusyon. Ang kailangan na lamang nating gawin, tanggapin. Tanggapin.
Ibinigay niya yung sarili niya. Inilatag na lahat para sa atin, Brother Jay. Oo. Kasi nga, mahal niya tayo. Tama. Ginawa niyang isakripisyo, ang sabi niya sa binasa natin, to put away sin by the sacrifice of himself. So ito yung napakabuting Diyos, mga kaibigan, na kung susundin lamang natin, wala tayong pupuntahang masama. Lahat magiging mabuti, kahit na itong sanglibutan na ating kinabubuhayan ay puno ng kaguluhan, puno ng krisis at uncertain, uulitin ko yung sitwasyon ng mundo natin ngayon. Kahit gaano pa kaganda yung hanap buhay mo, paano kaganda yung iyong sitwasyon sa lipunan, alam nyo, maraming istorya ngayon sa Ukraine. Iniwan na nila yung kanilang mga bahay. Gaano man kalaki, yung iba siguro dun, ilang taon nilang pinaghirapan para maipatayo. After na maipatayo, ano nangyari? Giyera ngayon, iiwan nila. Oh, sa sitwasyon ho ng picture ng buong mundo, ganun ho ang mangyayari sa huling panahong ito, mga kaibigan. Sino ho ang ating pag-asa? Ito ang nagmamahal sa ating Diyos. Ito po yung may magandang pabalita. Na noong panahon ng Old Testament, itong bayang Israel, alipin sila pero niligtas sila sa pagkaalipin. Ang problema lang sa tao, Brother Neil, talagang naghahanap ng sariling kanya. Ayan nga. Nasabi sa City 29 ng Ecclesiastes, ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng kanilang sariling katha o their own invention sa buhay na ito. Dahil na rin sa pandaraya ni Satan. Pero para ho hindi tayo madaya, bigyan niyo po ng panahon ng inyong sarili, mga kaibigan, na magkaroon ng panahon na samahan tayo sa ating mga pag-aaral ng banal na kasulatan. Kasi nga, ang atin nung pinag-aaralan, mga kaibigan, ay yung mga warning message bago dumating si Jesus Christ. Kaya doon sa Ebanghelyo, sa verse 6 pa lang na ating pinag-aaralan, na everlasting gospel, si Jesus, at doon sa sanctuary, makikita natin kung paano niya in-illustrate yung kanyang pag-ibig at yung daan ng kaligtasan doon sa sanctuary. Na ipinapakita nga natin lahat yon symbol si Jesus Christ, yung inihahandog pa lang, yung pari. Ayan, binigyan lang ho natin kayo ng mga ebidensya na talagang si Jesus ang kinatuparan noon. At isa pa, Brother Neil, itong handog na ito na ginawa ng mga Hudyo noon, ang sabi dito sa Gis 4 ng Hebreo, ano sabi diyan? For it is not possible that the blood of bulls and goat could take away sins. Ayan. Wala pala rin yung saysay na maglilinis, ang sabi, take away sins. Ibig sabihin, kaya may kamatayan pa talaga. Ano? Bakit? Kasi yun ho, mga kaibigan, ay ipinapakita lang ng Diyos na illustration yung tunay niyang gagampanan. Kasi yun talagang mula pa kay Adan na inihandog para sa kasalanan ng sangkatauhan ay walang iba yung kordero na binabanggit sa John 1:21 na si Jesus Christ. Na ito yung binanggit din ni John sa Apokalipsis chapter 13 verse 8. Anong sabi diyan? Sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. Ayan, hindi lang nung 31 AD pinatay. Noon pang, sabi niya, buhat ng itatag ang sanglibutan. Doon pa lang sa Garden ng Eden, may pinaslang na. Yung plan of salvation, nakaabang na, actually, bago pa mahulog. Kasi ang Diyos may foreknowledge. Bago pa mahulog ang tao sa kasalanan, nandoon na, nakaabang na yung solusyon ng Diyos. Yung kordero na pinatay, buhat ng itatag ang sanglibutan. Si Jesus Christ. So, mula kay Adan hanggang sa ating panahon at hanggang sa huling kasaysayan ng earth, ang daan ng kaligtasan, kaya nga isang pinto lang eh. Walang iba kundi yung kordero na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan, hindi yung mga bulls or goats na inihahandog nila noon. Yun ang sabi rito, it is not possible na yun ay mag-aalis ng kasalanan. Simbolo lang kasi yun. Ang naging problema sa mga tao, imbis na tingnan yung darating na Kristo, nakapokus sila sa seremonya. Ito yung binabanggit doon sa istorya ng ating Panginoong Hesus na may sinumpa siyang fig tree. Alam nyo, babalikan natin yung fig tree nung nagkasala si Adan at Eva. Gumawa sila ng panakip eh. Pangtakip sa kanilang... Sapagkat nakita nga nila na hubad sila. Oo. Panakip sa kanilang kahubaran. Kaya gumawa sila ng dahon ng fig tree. Ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, iniisip ko, Brother Neil, at mga kababayan, eh bakit sinumpa ni Jesus Christ yung fig tree? Na puro dahon. Puro dahon.
Ang nature pala nito, mga kaibigan, kapag ka ang fig tree ay may dahon, dapat may bunga. Tama. Ang problema, puro dahon. Ito po, seremonya ang nakita sa mga Hudyo noon, pero walang bunga ng pag-ibig sa kanilang puso. Yun talaga ang magandang analogy nun, magandang pagpaliwanag. Kaya nga, mga kaibigan, kung puro tayo dahon sa ating pananampalataya, puro seremonya, hindi nakikita yung bunga sa ating puso ng pagbabago kagaya ng ating Panginoong Jesucristo, kung paano yung sinumpa ni Jesus Christ, yung fig tree na puro dahon, walang bunga, ito ho ang mararanasan natin kung puro tayo seremonya lamang. Hmm. Wala ho kasing bisa lahat ng yon kagaya ng mga inihandog na bulls and goats, kung wala si Kristo sa buhay nila. Tama. Yan, mga kaibigan. Kaya nga, ito ho, kailan ba nagtapos, Brother Neil, itong paghahandog nila ng tupa noon? Tingnan natin siguro kung ano ang... Kasi uulitin ko lang bago ko upuntahan ito. Ang sabi ng Diyos, make me a sanctuary that I may dwell in among them. Now, ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Noong nagkatawang tao si Kristo, ang sabi doon sa Mateo, ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin, God is with us. So yung sanctuary, make me a sanctuary that I may dwell among them. So Jesus Christ is our sanctuary that God is with us. Ayan. Kaya nga, ulitin ko, inihandog siya na tupa. Kaya ang tanong, kailan natapos yung paghahandog ng tupa? At mga bulls and goat at yung mga ceremonial na ginawa doon sa Old Testament. Sabi doon sa Matthew 27:50-51, at muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ayan. Yun pong araw na si Jesus Christ ay pinako sa krus, nagkataon, yun din ang Day of Atonement, mga kaibigan. Okay? Na supposed to be yung pare maghahandog para sa kasalanan ng bayan. Kasi nga, nabanggit natin kanina na merong veil na naghahati between the holy place and the most holy place. Mm-hmm. So sa paghahandog ng pare, hindi niya na nagawa. Kasi ang sabi diyan, nung si Jesus Christ ay nalagot yung kanyang hininga, yung tabing ay napunit mula sa itaas hanggang sa baba. Di ba? Pag inihandog yung tupa, dapat iwiwisik yung dugo doon sa tabing. Pero sa pagkakataong ito, mga kaibigan, nung si Jesus Christ na ang kordero na pinatay para sa kasalanan ng sanglibutan, hindi na siya sa lupa, hindi na sa sanctuary sa lupa, inihandog yung kanyang dugo. Doon na mismo sa luklukan sa langit. Ang sabi doon sa Hebreo 9:12, He entered, saan? Into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Sa holy place pala siya pumasok. Pero saang holy place? Ayan, basahin natin siguro, Brother Neil, ang Hebreo 8:1-2. Ayan, sabi sa Hebreo 8:1-2, ang kinauwian ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote, which is Jesus Christ, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. O, pag nasa kanan ka, Brother Jay, siyempre ito yung favorable. Ministro sa kasangtuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ayan. Kaya pala, napunit na yung tabing doon sa templo sa lupa. Kasi, inihandog ng Panginoon bilang siya rin yung saserdote, saan? Doon sa sangtuaryo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Saan yun? Sa langit. Sa langit. Sa karangalan sa mga langit. Yan ho, hanggang ngayon, mga kaibigan, gusto kong ituon ninyo ang inyong isipan kung nasaan si Jesus Christ ngayon. Ang present truth, si Jesus Christ ay nagmi-ministeryo sa sanctuary, hindi dito sa lupa, kundi sa langit.
Brother Neil. No? So tama. Ito yung nakita natin doong picture sa paglalakbay ng Israel doon sa ilang. Lumalabas, tayo rin naman ay naglalakbay sa ilang. Tayo ay hindi talaga dapat taga sa sanglibutang itong makasalanan. Ni-redeem na tayo ng Panginoong Isus at tayo dadalhin niya sa kanyang tahanang inihanda. Pero itong everlasting gospel ay dapat maintindihan natin saan tayo ngayon naroroon sa ating buhay pananampalataya. Saan tayo naroroon ngayon sa ating buhay kung tinanggap ba natin yung alok na kaligtasan ng Diyos? Yan siguro, brother. Kaya nga dapat hindi tayo manatili bilang justified Christian lang. Kailangan tayo naglumalago o sanctification process, no? Hanggang sa magbunga. Hanggang sa magbunga at tayo doon makasama sa yung glorified glorification kasama ng ating Panginoon. At yung bungang binabanggit natin dito, Brother Neil, ay yung fruit of the Spirit. Yan. Na makita ho sa buhay natin. Tama. Hindi lang ho yung puro seremonya. Kaya pala sinumpa na Jesus Christ, puro kayo seremonya, puro palamuti. Palamuti. Oh. Puro mga pabalat kayo, wala namang bunga. Panlabas lang. Yan. Ikinumpara pa nga ni Jesus Christ pertaining sa mga scribe and Pharisees para sila mga libingang pinaputi ang labas. Tama. Pero yung ang loob ay puro mga kalansay. Buto. O ganun din sa spirito, mga kaibigan, kung hindi nagbabago yung kalagayan natin sa relasyon natin sa Diyos, puro makabundo pa rin yung ating laman ng puso, mga kalayawan ng sanglibutan. Kapag ka ang takot ng mga tao sa sanglibutan ay kung mawala yung kanyang mga material things na kanyang ipagpapalit minsan ang kanyang paglilingkod sa Diyos, kasi nga baka mawala yung aking mga bagay na kinasanayan na sa sanglibutan. Mga kaibigan, delikado po. Dapat ang una sa puso natin ay ang ating Panginoong Hesus at hindi niya ho tayo pababayaan. Ayan ho ang nais ng Diyos na lumago tayo sa ganung pagkilala sa Kanya. Uulitin ko, ang buhay ho sa sanglibutan ito, kagaya ng binabanggit sa aklat ng Santiago, na hindi natin alam ang bukas. Tayo ay parang singaw lamang sa sanglibutan ito na pagkatapos ay lilipas, mapapawi. Sa ating paglipas, saang panig po ba tayo nakatayo, Brother Neil, ano? Sa ating mga kaibigan? Ito po ay question ng Panginoon. Kaya nga po, sa atin ng pinag-aaralan, mayroon pong everlasting gospel na gusto ng Diyos na ating maunawaan, kasi itong everlasting gospel na ito ay magdadala sa atin ngayon kung kay Kristo na tayo sa pagsunod sa Kanya. Ang sabi niya sa John 14:15, Brother Neil, ano sabi doon? If you love me, keep my commandments. Yan. At yan po ang pag-aaralan natin sa susunod, mga kaibigan, sa chapter 14, verse 7. Papunta na tayo sa verse 7. Itong ating pinag-aaralan ngayon, everlasting gospel, doon pa lamang sa verse 6. Ay ipinahahayag sa atin yung everlasting gospel, kasunod ho itong chapter. Kasi yung everlasting gospel, sasabihin natin, si Jesus yun, ang ating Panginoong Kristo, ang kaligtasan na alok niya. Pero, ang dami namang Jesus ngayon nangangaral. Tama. Pero sabi ni Jesus Christ, bago ako dumating, talagang mag-ingat kayo. Sabi ni Jesus mismo, sa unang binanggit niya, take heed. Take heed. Mag-ingat kayo. Huwag kayong padaya kanino man. Bakit? Sa verse 5 ng chapter 24 ng Mateo. Anong dahilan? Sapagkat maraming paririto sa aking pangalan. At sabi dito, for many will come in my name saying, I am Christ and will deceive many. Yun. So, kaya nga ang tanong dito, kung everlasting ay si Jesus Christ, ang kaligtasan mula sa Kanya, at marami ang paririto sa aking pangalan, paano natin malalaman kung sino yung totoong Kristo? Sa verse 7, pag-aaralan po natin yan. Kasi ito po yung isang sign na binabanggit din dyan sa Matthew 24, Brother Neil. Ituloy mo yung basa sa verse 14 ba yun? Yung regarding sa huling sign? Ang sabi dyan, and this gospel of the kingdom will be preached in all world as a witness to all nation, and then the end will come. Yan. This gospel. Ito yung everlasting gospel. Ito pala yung huling sign, then the end will come. Will come. Kaya ho, mga kaibigan, dapat totoong gospel ang ating matanggap. Kaya samahan niyo kami sa pag-aaral sa mga susunod pa. Ay, ngayon medyo naubos na din ang oras.
Nasa iyong mga huling mensahe, Brother Neil. At pagbati na rin. Okay, nais natin siguro sa pagkakataong ito, huling slides, ipakita lang natin itong picture ng Old Testament at New Testament. Kung noon, mga kaibigan, mula kay Adan, simula natin kay Adan. May mga inihahandog na hayop kay Abel. Kay Adan, kay Abel, at sa panahon din ni Noah, Moses, ni Abraham, maganon din. Lahat sila may paghahandog na ginagawa. Pero yun ay sumisimbolo sa darating na Kristo. Okay? Kaya they are looking forward doon sa Messiah na darating. Na nung dumating, ang sabi ni John, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Ngayon, nung inihandog si Jesus Christ, napunit na yung veil sa templo. Kaya hindi na ho tayo naghahandog. Looking backward doon sa kinawa ni Christ sa bundok of Calvary. Yan. Napakaganda yung awit na napakinggan natin kanina, Calvary's love, no? Talagang kung mailirip lang natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, yun yung magmamagnet sa atin para sumunod sa ating Panginoon Kristo. No? Yung ginawa niya sa atin while we were yet sinners. Napakabuti po ng Diyos para tayo ay lumayo sa Kanya ay talagang wala na magawa ang Diyos kung ganun ho ang ating magiging decision sa buhay kasi tayo po'y binigyan ng free will. Pero ang gusto po ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya at tanggapin yung Kanyang alok na libre, regalong kaligtasan sa sangkatauhan. Amen. Upang makarating tayo doon sa mercy seat. Yeah. Ayan, sa ating sanctuary, doon sa kaharian ng Diyos, Brother Neil. Nais nating batiin yung ating mga kaibigan na sumama sa ating pag-aaral ngayon. Sister Ann Hortelliano, magandang hapon dyan sa parte ng Saudi Arabia. Ganun din Madwin Dansoy. Ayan, sa ating mga kapatiran dyan, mga kaibigan. Ace Ocheba, ayan ang aking pinsan dyan sa Palawan. Magandang hapon dyan kila La Uncle at sa lahat ng ating kamag-anak dyan, Sarmiento family sa Puerto Princesa, Palawan. Ayan, La Uncle Pabling at sa lahat dyan sa inyo, mga pinsan. Ganun din kila Sister Jerline sa parte pa rin ito ng Saudi Arabia, Sister Lindy. At si Brother Saldi, yan, binabati natin. At saka ito yung kanyang mga kaibigan sapagkat ito'y sinisir niya. Sa kanyang mga kaibigan. Ayan, pagpalain kanawa ng Panginoon, kapatid. Ganun din sa ating mga kaibigan dyan sa Sambuanga, mga kaanak ni Brother Dante, mga kila Sister Madwin. Magandang gabi po dyan at anumang oras nyo pong mapakinggan itong programa, sana po ay mabless kayo. Ano? At yung aking kamag-anak dyan sa Kisaw, Pililla Rizal, at yung aking may bahay na ngayon sila ay nasa Mindoro. Ayan. Happy listening. At siyempre, Brother Jay, so mga yung ating mga kapatid na hindi pa napainig at sa preparation day o sa Friday, ano, same time pa rin, meron itong replay. Ayan. Replay pwede kayong makinig at habang kayo nagpe-prepare sa araw ng Sabat, nagluluto, namamalansya, o namang for preparation day, pakinggan natin. Oh, ma-review nyo po. Ma-review. Kung ito po hindi nyo na-kompleto, pwede nyo pong kompleto. At syempre, don't forget to share yan sa inyong mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. Kayo na i-bless, ay i-share nyo rin po. Ano? So, ito po, ang atin pong pinaksa ngayon regarding sa ginawa ni Kristong pagliligtas at ang simbolo ng sanctuary sa atin ho, anong significant nun. Nandun po lahat, hindi man natin na ipahayag yung kabuuan, pero at least ipinakita po natin yung picture na mula doon sa outside ng doon sanctuary, yung courtyard, ay mayroong paghahandog na ginawa. Doon ginawa ni Jesus Christ yung siya ay pinako sa cross. And then, umakyat siya sa holy place para ipamagitan yung ating kasalanan. Siya ang ating abukado, siya yung ating advocate. At siya ngayon ay nasa most holy place. Yan ang pag-aaralan natin sa mga susunod na pag-aaral doon sa chapter 7 regarding judgment, Brother Neil. So, ito lamang po sa ngayon. At kami nagpapasalamat po sa pagsama niyo po sa amin. At hanggang sa muli na atin hong pagtalakay dito ho sa programang Kingdom Voice.